Hello guys, welcome to my YouTube channel. In this video, tuturo ko sa inyo kung paano mag-record ng acoustic guitar using this Boya BY-M1 microphone. So kung mapapansin nyo guys, hindi naman talaga siya totally pang record ng gitara gaya ng mga condenser mic. Pero sisiguraduhin ko sa inyo na makakakuha kayo dito ng good quality sound pagdating sa pagre-record ng acoustic guitar. Malaking tulong to lalo na sa mga beginners na nagsisimula pa lang mag-aral ng pagre-record ng acoustic guitar. So kung interesado ka sa video na to, just keep on watching at sana makatulong to sa'yo. So simulan na natin. So yun, sisimulan na natin i-set up yung mic. So kung mapapansin nyo, meron siyang pang-clip. Usually kasi sa mga napapanood ko, sa mga gumagamit ng mic na to, kiniklip nila dito sa sound hole ng acoustic guitar nila. Pwede din yun. Pero possible na mabasag yung tunog pag malapit, pag masyado siyang malapit sa sound hole ng gitara. Okay? So kailangan natin mas maiging tanggalin natin 'to. So yan, natanggal ko na. So ang tips ko sa inyo para makuha nyo yung saktong tunog ng gitara, dito nyo siya ilagay. Yan dyan. Kung gagawa kayo ng mga fingerstyle cover, strumming, plucking, ganitong position ng mic ang may sasuggest ko sa inyo. Pero kung gagawa kayo ng mga cover song, ganitong position ang dapat. Yan, ganyan. Ganyang position kapag mga cover songs, para marinig din yung boses nyo at marinig din yung tunog ng gitara. Okay? Gaya nitong cover songs ko na to. Pakinggan nyo. Kung tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman nasaan ba ito ang kuha mo pa kayang ako'y hagan at yakapin. Okay, diba? So yun, iseset na natin yung mic kung saan siya dapat nakapwesto. Tulad nga ng sabi ko kanina, dito natin siya ilalagay. At ang kailangan natin, idikit siya dito. So kukuha tayo ng tape. Kailangan natin siyang idikit. So yun, dikit lang natin siya dito. So yun guys, make sure nyo lang na hindi siya kakalog para hindi siya magkaroon ng extra noise. Okay? So doblehin natin yung tape. At lagyan pa ulit natin siya ng isa pang tape. Dito naman sa side na to. Okay. Okay. Ayos na. So yun, gagawa na tayo ng sound test ng fingerstyle, strumming, saka plucking using this Boya BY-M1. Okay? So, ang una natin kailangan gawin is salpak natin to sa ating smartphone. Okay? So, yun. Pwede na tayong maggawa ng video.
So yun guys, natapos na tayong mag-record ng video. So ngayon ipapakita ko naman sa inyo kung paano i-edit yung sound pati yung video. So kailangan natin ng tatlong apps. Ano tong tatlong apps na to? Una yung video to MP3 converter. Pangalawa, Lexis Audio Editor. Pangatlo, yung KineMaster. So yun. Yun yung tatlong ginagamit ko pag nag-i-edit ako ng sound pati video. So, simulan na natin. Papakita ko sa inyo. So, yun. Ang unang apps na gagamitin natin is yung video to MP3 converter. So, click na natin. Tapos, click nyo yung video to audio. Tapos, hanapin natin yung video na nirecord natin kanina. Tapos yun, rename nyo lang. So, ang ilalagay ko dito, sound test. Then, click convert. So, yun, tapos na natin siya i-convert. Tapos, punta kayo ng music gallery at makikita nyo na siya dyan. So, yun. Lumabas na siya. Sound test. So, okay na yun. So, ang pangalawang gagamitin nating apps. Itong Lexis Audio Editor. Click natin. So, yun. Click natin tong open sa itaas. Tapos hanapin natin yung kinonvert nating video kanina. So ito yon, sound test. Click open. So yon. Pwede na natin siyang i-edit. Pwede na nating i-edit yung sound. So gagamit lang tayo dito ng apat na effects. Una, echo. Pangalawa, reverb. Pangatlo, equalizer. At pang-apat, compressor. So, click na natin tong 3 dots sa taas. Then, click effects. Tapos, hanapin natin yung echo. Play. Pwede natin siya i-play. Stop. So yun, pag okay na sa pandinig nyo, pwede nyo siyang i-apply. Pero may sasuggest ko lang sa inyo, dapat itong echo level nasa 15% lang. Kasi ang pangit naman pagka masyadong ma-echo, diba? So tapos itong delay, isiro nyo na lang, isagad nyo. Huwag nyo na siyang lagyan ng delay. Saka itong feedback, isiro nyo na lang din. Okay. O, click na natin yung apply. So, yun. Okay na. Tapos, click ulit natin yung 3 dots sa taas. Click effects. So, yung pangalawang effects na gagamitin natin. Reverb. Click natin yung reverb. So, yan. Pwede ulit natin siyang i-play. So yun, gayahin nyo na lang yung settings ko dito. Gayahin nyo na lang yung settings ko para mas okay. Click na natin tong apply.
So yun, naka-apply na siya. Click ulit natin yung 3 dots. Then click effects ulit. Hanapin naman natin yung pangatlong effects na gagamitin natin. Itong equalizer. So play ulit natin. Stop. So yun, gayahin nyo na lang ulit yung settings ko dito para mas okay, dahil para sa akin ito yung mas okay na settings. So click ulit natin yung apply. Yun. Tapos click ulit natin tong 3 dots sa taas, then effects ulit. At yung panghuling gagamitin nating effects is yung compressor. So ayan, play ulit natin. Stop. So yun, gayahin nyo na lang ulit tong settings na to. At advice ko lang sa inyo, huwag nyo na siyang lagyan ng gain. Tong gain na to, isiro nyo na lang. Kasi pag nilagyan nyo ng gain, magiging maingay na yung tunog. Okay? So, apply na natin. So yun, tapos na natin siyang i-edit. Click na natin yung save sa itaas. Then, tanggalin ko na lang itong 4M4A. Tapos, lalagyan ko na lang siya ng 1 sa dulo. Okay. Para lang mas mabilis ko siya matandaan. Click save. So, yun. Okay na. So yun, ang last na apps na gagamitin natin is yung KineMaster. So click na natin. Okay, tapos click nyo yung may add sign. Then click nyo to. Okay. Tapos click nyo yung media. Tapos hanapin nyo yung video na ni-record natin kanina. Click. Tapos click nyo itong check sa itaas. Tapos click nyo yung video. Click nyo yung volume. Tapos i-mute nyo. Then click check ulit. Tapos click nyo tong audio. Then hanapin natin yung in-edit nating sounds kanina. Yung in-edit natin sa Lexis Audio Editor. So ito yun, yung sound test 1. Click. Then click add sign. So yun. Tapos click nyo yung sound. Tapos kayo na bahala kung gusto nyo lakasan, kung gusto nyo itodo. Pero para sa akin dapat nasa 150 lang, para hindi siya ganun kaingay. Okay, play natin.
So yun, okay na yun. At para i-save yan, click nyo tong parang Chinese word na to sa left side. Tapos export. So yun, nagsisave na siya. So yun, naisave na natin siya. So ngayon naman, papakita ko na sa inyo kung ano yung pagkakaiba ng original sound sa edited sound. Panoodin na natin. So yun, narinig nyo na ang dapat nyo marinig at nakita nyo na ang dapat nyo makita. So, sana nakatulong tong video na to sa inyo. At kung bago ko pa lang sa channel ko, please like, share, and subscribe. At click na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong upload. So yun guys, kung may mga ilang katanungan pa kayo, message nyo lang ako sa Facebook. Ang pangalan ko po sa Facebook ay Nard Trinidad. Kapares lang din po ng pangalan ko sa YouTube channel ko. So yun, thank you so much. Thanks for watching.